Hi guys! And hello from Valentine! Say hi! Welcome back to my YouTube channel! And yes, I have so many good news para sa inyong lahat. And I'm sure alam niyo na lahat, magkaka-baby na kami ni Marissa! Super, super happy and excited to be a daddy. At the same time, ito na yung time na paghahandaan namin ng pagdating ni baby. And may ipapalabas sa aming sa pang YouTube channel, Life with Donasimos. Ang pag-set up ng baby room at mga kailangan niya. Subukan natin ulit. Valentine. Ayan. Hi. Say hello. Meet ko si Nino Marasigan, isa siyang abstract artist. Ang gaganda ng artworks niya. Pero, ang kakaiba sa kanyang artworks ay he uses stone for his art. And not just any stone. Stone sa galing sa kanyang probinsya, which is in Bicol area, Camarines Sur area. And what better way to cap off this year with an investment na papaalala sa amin na parating na si baby and kasi ang buhay. At gusto ko ipakilala sa inyo ang galing ng Pilipino. This is Nino Marasigan. And check out his IG and Facebook dahil ang dami na nagpapagawa sa kanya. Parating na yung day na surprise natin si Mel pagdating ng stone art na ito. And I cannot wait kasi I'm sure mapapaiyak. So, abangan natin ang pagpunta ni Nino. And we will skip to a few weeks, 1.5 months, ito ang pagdating ni Nino Marasigan at ang kanyang artwork para sa amin, ni Mel at ni Vivian. Hope you guys like and subscribe to this channel, Rock Alasino Official. I hope you enjoy this. Ayan na siya. Ayan na. Parang malaki to ah. Wow! Sige, dito muna. Alright! Nandito na tayo sa bahay after ilang months eh. Parang a few months, siguro 1 or 2 months, andito na ulit si Nino, si Stone Pebble Art. When I came across Nino sa Instagram, at nakita ko yung art pieces mo, parang kakaiba eh. Pero what I really wanted to show dito sa vlog, yung galing ng mga Pilipino, at the same time, yung stories nila. So, paano mo nasimulan to? Way back, 4 months ago yata, or 5 months ago, meron kaming pagkitipo ng mga kaibigan ko. Pero matagal na po akong artist, 3 years na ito, or 4 years. Tapos yun, meron akong mentor, si Sir Harold, si Sir Richard Cruz, Richard Perez. Sabi nila na, kung gusto mo talagang makilala sa art industry, lalo na dito sa Manila, you have to think something unique or something na talagang naiiba ka because it will separate you from the competition. So yun, mahirap talaga mag-isip. Nakaupo kami sa ganito, di ba? Like for example, beach, may pagtitipon kami ng kaibigan ko. Nakita ko yung mga bato, and then parang, siyempre, artist tayo. Sabi daw, pag artist, merong nakikita, hindi nila nakikita eh. So po yun, parang kinonek-konek ko sila, parang nilagyan ko sila ng figurine. Tapos yun, sinubukan ko siyang ilagay sa canvas. Oh. That was the moment na nabuo ko na yung stone art. So before, ano style mo? Ano po ako talaga, realism saka landscape. Ano yung mga realism? Ano iba-iba mong styles? Meron yung cubism, yung makikita nyo, mga parang cubes, yung parang abstract. Ah, may ganun pala, okay. Abstract, yun, alam na natin yung abstract. Ito yung mga ano. Tapos yung realism, yung talagang realistic siya. Yung pag tinignan mo, alam mo na yung figure. May kita mo na. Opo. Tapos yung landscape, may kita mo agad na totoo siya. Meron tinatawag na fauvism, pero bibihira yung gumagawa ng fauvism. Yung mga very colorful masyado, tawag yun is fauvism. Surrealism. Okay. Ang surrealism naman, yung mga unreal, okay, parang more on yung mga imagination, mga panaginip, yun ang surrealism. Wow. Dami palang style. Marami po. It's nag-venture ka into stones. Stone art. Tapos stone art. Ang galing, no? Itong painting ginawa niya will be very close to us at isa siya sa ipagmamalaki namin na blessing since the announcement. Kaya ang title nito is Testimony of Faith. Faith. Oo, kasi nahirapan kami, but in God's time, dumating. Aww. Magiging parents na kami! Yeah. Isa ka
sa mga una namin nasabihan. Ever since yung nag-start ka with Pebblestone Art, ano yung manakuha mong reviews or gustuhan ba ng mga tao or bash ka? Naapektuhan ka ba doon? Ano nangyari nung nag-start ka? Nung nag-start ako talaga medyo, syempre nagpapakilala pa lang po tayo. Hindi pa naman natin masyadong kabisa yung technique na yon and yung stone, kung paano ba ididikit, paano ano. Wala naman akong masyadong masamang review. Wala. Good. Almost good kasi yung mga collectors ngayon talaga nagra-rush sila na mag-collect kasi sabi nila walang iba pang gumagawa nito. So talagang exactly. Nagra-rush sila na mag-collect kasi expected nila na after few years talagang magmamahal or magbo-boom siya. So yun, nagra-rush sila. Meron din akong isang client na hindi ko na siya pangalanan pero yun sa pangalan lang yun lang siguro yung ano yung isa kong client na talagang nahirapan ako. Okay. Pero dahil sa gusto niya, na gusto niyang style or ay hindi po, nagka problema kami doon sa part na hindi alam nung asawa niya yung okay. Kukuha siya. Okay. Tapos yung asawa niya pala yung magbabayad. Okay. It happens. So ganun talaga. Lang. Nagpagawa siya ng malaki. Okay. So, mahal. Hindi niya expect na ganun yun. Kaya yung nangyari, nahirapan siya magpaalam sa husband niya. Kasi okay. Yun yung magbabayad. So, medyo ano lang. Okay lang. Naintindihan ko naman. Pero it okay happens. Na din. Naitawid rin namin yun. Naging okay din. Oh. Kasi nakausap ko naman yung husband niya. Naging okay din. Ito yung mga funny experiences na nangyayari. Kaya ngayon, pag nagpapagawa sa akin ng art, alam ba ito ng asawa mo? Ito magiging surprise kay Melissa pagdating niya. Alam niya na magpapa-commission tayo pero hindi niya alam kung anong magiging kalabasan. Ako hindi ko rin nakikita, dito lang siya sa likod, mamaya bubuksan natin. Now, itong bahay na to, we wanted to showcase local artists, ipagmalaki ang gawang Pinoy. So, of course, there are parts na kailangan pag-ipunan, mahal siya. There are also parts na kaya naman dayain. Pero yung kay Nino, dahil sobrang unique nung sa kanya, gusto ko yung pagpasok pa lang ng mga tao sa bahay, makikita agad at mapapatanong, bato ba yun? Stone ba yung naginamit sa art? So we chose a spot for him sa hallway kung saan makikita from here the living room at mamaya akit tayo doon. But before that, buksan na muna natin yung okay, painting, okay. No? Tara! Sige. Paano ba to? Okay, magbukasin natin dito, sir. Yeah. Makakatakot naman, baka maano. Okay na, ito na. So sabi ko kay Nino, nung time na nag-usap kami, surprise us kasi kukwento namin yung story namin. Dream namin mag-start ng family. Tapos, I'll let your creative juices flow. Kung anong gustong gawin ng utak mo. So, this is it. Tignan natin, sir, sama tayo. Ito yung tatlong corgi na lagi nakasama. Wala silang buntot kasi corgi eh, sabi corgi. Niya. Tapos ito yung si Ma'am Melissa, ikaw, and then yung parating. Angel. Oh. Hindi pa namin alam kung boy or girl. Yes. So, magiging surprise. Ang ganda niya! Diyos ko! It's so nice with the balloons. Yes. Oh, wow! And that's why you invest in art. Yes, sir. You invest on something like this. Something so natural na bato, pebbles, can actually tell a story. Yes. Medyo nagiging emotional ako. Sorry. Pero, grabe. Super, nakakatuwa. Andyan yung tatlong corgis. And it's so cute kasi, alam mo, yung pinakamalaki si Valentine. Ang kahoy talaga. To make a tree. Ang galing. And, fun fact, hindi basta-basta kinukuha na lang yung mga bato. Isa-isa silang hinahanap based sa design. Yun! Grabe! Ang bigat din niya. Paano mo siya nadidikit? Yung nadidikit po kasi meron tayong adhesive na ginagamit na talagang imported rin. Kanin. Tapos, kaya siya mas tumibay nang nilagyan siya ng emulsion, parang na-laminate yung bato. Oo nga. Kaya makikita mo yung bato, parang naka-laminate siya. Oo nga. Parang naka-laminate siya. Hindi siya basta-basta. Hindi siya mahulog. Well, unless pag hinatak mo, pero... Hindi po siya. Hindi, pati yung ano, yung kahoy, no? Hindi na mabubulok to, no? Hindi po. Hindi siya bubulok kasi siya, driftwood. Ang galing, driftwood talaga. Nababad na siya sa tubig alat. Alam mo, babalitaan kita kapag may guests ako dito. Tapos ilang beses siya magiging conversation starter. Guys, if you like this, ako, I'm
blown away with the beauty, with the uniqueness nitong art na to. Make sure you message Nino Pebble Studio Gallery sa Instagram and Pebble Studio sa Facebook page. Kung kukuha kayo ng at magpapakommission kayo kay Nino sa Pebble Stone Art, make sure alam niyo yung weight at yung tibay ng wall kung saan nyo ipapalagay. So I always recommend sa mga papagawa ng art pieces, always set an ocular kasama yung artist niyo, particularly kay Nino. So in a bit, we'll show you guys kung saan namin ilalagay ito. Si pattern pad, nilagyan na ng wallpaper na textured to make this place even more brighter. Ayan na si Olazo. And sa tapat niya will be the unique piece of Pebble Stone Gallery. There you go. Dito siya ilalagay. So dapat maganda yung hooks dito. The reason kung bakit dyan yan, it's because from the living room, yeah, makikita na lahat ng guests going here. The reason why perfect na mag-ocular palagi is always para makita ni artist kung saan ilalagay, gaano kalaki, mapag-usapan niyo yung laki. Nino was kind enough to come here all the way from Bicol. Pumunta siya dito. Parang sabi ko kapag may side trip siya, dalawa lang siya sa akin. But customer satisfaction 100% kasi binabiyahe ka niya talaga eh. Wow! So it's perfect. How high dapat sa tingin mo? Mga ganito, sir. Yan. Mga at least... Kasing taas ito? Or mas mataas sa kanya? Ganito, eye level dito. Eye level sa kanya, okay. At least perfect. Ganyan siya. Tapos yeah. Gitna natin. Kapag gitna, ganyan. Yan. Kasi dito palang kitang-kita niyan sa mga... Ang ganda. Perfect. Bagay pa yung spotlight niya eh. Oo nga eh. Nag-complement dito sa gold saka sa shiny. Ay, ang ganda. Sobra. Nakakatuwa. Alright guys, thanks for spending time on this video. I'm sure na-impress kayo sa mga nakita niyo with the pebble stones, the pebble stone art. Sa lahat ng mga taga-Bicol, grabe. Saludo ako sa inyo. At meron kayong artist na napakagaling by Nino Marisigan making these beautiful art pieces. And if you wanna have yours commissioned by him, do so para mapuntahan ka nila. And he delivers also. Ikaw, siya na mismo nagde-deliver. At nakaporma pa siya pag nag-deliver. Feeling ko, bro, maiyak si Mel pag nakita niya to. And you know what? Gagawin nga natin yan. And if you want your own, make sure to give Nino a DM through Instagram sa Pebble Studio Gallery on Instagram and Pebble Studio on FB. Abangan nyo magiging mga posts ko dahil kasi ibubombard ko yung feed nyo with so many videos and photos of this beautiful art piece. Alright guys, have a good one. See you on the next video. Ito naging Japanese ka bigla. Nihilo na ako sa... Close your eyes. Ay, bakit kinakabahan ako? Ha? Okay, open your eyes. Oh, baby! Baby M. I got emotional when I saw this. Mm. Baby in. In the middle, that's us and the three corgis. Ah! Ko na lamin! Ang title nito is Testimony of Faith. Like it? Baby in. Soon. Like it? Super. Are you getting emotional naman? Because it's beautiful. Baby. Ang galing ng pagkagawa, no? Oh, you crying? It's baby Anne. I know. You're excited. Thank you, Nino. Ang galing. Thanks, Nino. Thank you. And I guess na-mesmerize ako. Ganda, no? Nilagay niya ng emotion also to make it shinier, this driftwood. Galing. Galing, no? Why? Ganda tingnan, no?
Nice, ang galing! Woo! Thanks, Nino! Tsaka, di ba, hand-picked pa yung mga stones? Mm-hmm. Beautiful. It's a great piece.